ye shall worship before this altar in Jerusalem. Now therefore I pray thee, give pledges to my lord the king of Assyria, and I will deliver thee 2,000 horses, if thou be able to on thy part to set riders upon them. How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? Am I now come up without the Lord against this place to destroy it? The Lord said unto me, go up against this land and destroy it. Bisabay. Then said Eliakim, the son of Hilkiah, and Shebna and Joah, unto Rabshakeh, speak, I pray thee, to thy servant in the Syrian language, for we understand it. And talk not with us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall. Hindi, bitin pala yun ah. Kailan lang tayo. Thirty-five and then onwards. Kayo, ready, go. Who are they among all the gods of the countries that have delivered their country out of mine hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of mine hand? People held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was saying, answer him not. Sabi-sabay. Then came Eliakim, the son of Hilkiah, which was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder, and Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh. Let's pray. Lord, mga salamat sa mga salita. We pray kayo pong mauna sa amin as we finish up this topic, Panginoon. Teaching kanina umaga about being umiwas, Panginoon, sa pagiging basta-basta na nagsasalita, Panginoon, hindi naman naintindihan. Pinapaulit-ulit especially ang mga sinasabi, kung ano narinig namin sa ibang tao na di namin chinecheck especially sa iyong salita. So I pray, mawa namin to Lord, matapos namin to Lord, may ma-resolve kami din sa bagay nito, Lord. So even sa mga bagay na hindi malalim na, Panginoon, may mga bagay na yes, minsan may mga bagay over our head na hindi na maintindihan. What we do sometimes, we just repeat what we read sa ang reference yung Panginoon. So we pray na we take our time, Panginoon, and we'll use not vain words, Panginoon, na again common sa mga pagano, but sa apply din namin sa amin to Lord. Iwas kami dito, Lord, alamin namin kung ano yung mga ibig sabihin ng salita, ang talaga ibig sabihin dito, Lord, and not just repeat words na walang pangunawa, Lord. So we love you to Lord, kaya malulati in Jesus name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Good afternoon sa lahat. So medyo narami kanina umaga, halos ano pa lang introduction. Ang title lalagay natin, ha? Parot ka ba? Avoiding vain words, its allurements and bad fruits. Sa Tagalog, iwasan. Ayun, nagtabi pa dyan. Hindi ba pwede maghiwalay muna kayo? Naguntugin ko kayo. Doon ka sa nanay mo. May play tayo, ingay. Kasi na ako. Sa ano pala? Sa avoiding vain words, so iwasan. Kasi, and then yung allurements niya, ibig sabihin na minsan gusto mong gawin kasi hindi ka nabanggit kanina umaga. Minsan gusto mo lang for the sake of, may kakutotandila ka, usap-usap. Pero minsan din, paalaman or pang tawag nila dyan. Minsan yung nonsense ay, basta lang makapagsalita. Parang sa job natin, gusto lang magsalita. Ay, walang masabi, oh. Magkasalita na lang. May tinanong, hindi naman sakto yung sinasabi, sinasagot sa ano. Basta lang may masabi. Kasi nga naman, alam nila, minsan, yung ibang tao, minsan din na nag-iisip, eh.
Nakita akong ganun. Uy, panalo sa debate pa yun. Panalo yung atheist na sa Kristiyano. Hangang-hanga. Pero hindi niya naintindihan yung sinabi ng isa. Tsaka nung... So, ibig sabihin, yung iba ginagamit yung katotohanan na yun na yung ibang tao hindi lang katutok, hindi na... Hindi, walang pangunawa masyado. Therefore, nagsasalita na sila basta mag... Basta may lumabag sa bibig nila, may lumabas sa bibig nila, feeling nila okay na yun. Okay, yun yung mga iniwasan natin. Kaya may mga allurements yan. Between, ginagawa ng tao yan dahil maraming bagay. Okay. Nabanggit ko yung dalawang dahilan, di ba? Isa palaman, yung isa wala lang, gusto mo lang nakausap, gusto mo exercise yung day lang, o iwan ko. Or yun, pwede rin pang ano, para hindi ka mapahiya, ganyan. Para hindi masabi na tahimik ka. Kasi ganyan yung isa, pag natahimik ka, di ba? Sa Bible, madalas yun eh. Yung sinabi sila, sinagot ni Jesus, eksaktong-eksakto. Naku, ano nasabihin ko ngayon? Wala na, ano nasabihin? So iba, gusto na lang makapagsalita. Ayan. So iwasan natin yun. And then of course, lalo yung last point dito, yung bad fruits. Ibig sabihin, yung dahil sa mga ganyang bagay, dahil nag iba, nagsasalita ng parang parot, merong negative, very negative effect yun sa nakakarinig o sa mga tulad natin na pinapangarap na totoo, pero yung iba, pinaparo tayo. So, na, yung iba ngayon, sa halip na ma-channel dito, sa tama, magkakaroon sa lang alternative. Nakuha niyo ba yun? So, mayroon pinitching tayong alternative churches. So, sayang. Pero ganun talaga. Kaya inaasahan natin mapupunta sa mga maayos na church. Yung talaga naghahanap. Though marami din dito kasi iba, take it for granted na rin kasi salamat, napunta dito bata pa. Ayun, okay. So, dinify natin kanina. Of course, wala si, ano, no? Si Pame. So, pinanood kami, alam mo na yung parot, di ba? So, parang ibon talaga na may kakayanan siyang mag manggaya ng boses ng tao, even hayop, and even words na nasabi niya. Pero hindi niya naintindihan yun. So parang minamap lang niya kung ano yung narinig niya, saka niya sabihin niya. Then minsan parang aso din na pag ito yung sinabi, ito yung sasagot niya. Pag sinabi, ito yung sasagot niya. Yun yung patot. So medyo cute. So umpisa. Pero when you think about it, hindi nakakatuwa. Lalo sa mga tao. Kasi yung sa parot, parot siya. Bata yun. So tayo dapat hindi ganun. And then, define natin po yung mimicry, yung vain, say, walang kwenta, or zero, or walang laman, robot, foolish talk, intelligence, wisdom, and then yung leading of the spirit, kinontas natin. Then, nakaumpisa tayo ng dalawang, ano lang, no? Dalawa lang na points. Kasi mahabang introduction. So, number one, bakit tayo dapat umiwas sa pagiging parot? Or vain words, actually. Yun ang ano natin dito. Vain or especially paulit-ulit na walang ibig sabihin maayos. Kasi number one, it is a waste of precious time. Ang example natin yung Job kanina. Of course, sumaba yung Job dahil palitan sila ng salita. Puro hindi naman sumasakto. So hindi natapos yung usapan. Then sa Exodus 5:9, ito naman yung tagpo na yung pinaratangan sila na wala silang ginagawa kasi gusto nila sumamba sa Diyos. And then of course binanggit natin yung redeeming the time. So kabaligtaran ng pagsasayang ng time is of course redeeming the time. Pero better kung bata ka para tutunan ka na, hindi ikaw yung tipong tao na makapagsalita lang. Okay, alisin nyo sa practice nyo kahit mga bata pa kayo. Okay? And then number two, it is based on pagan practice. So, patindi na patindi yung ating points. Nire-arrange ko to para yung dual yung pinakana, no? So, bakit tayo iwas dyan? Kasi waste of precious time. Now, number two, ito ay hango sa pagan practice. Yung binagat sa Matthew 6:7, ito yung pananalangin na nagdanalangin na yan. So, sabihin natin, maganda yung nananalangin. Paano kung pagpaulit-ulit, walang ibig sabihin, mali pa. Parang aba ginoong Maria, ginawa mo pang Diyos si Maria. Hindi naman Diyos, ginoo lang eh. Eh sa Cebu, ginoo, is Diyos. Eh mga friends kaming ano eh.
Salamat sa Ginoo. Ano yung sabihin? Sa Diyos pala yung Ginoo. Hindi ginawa mong Diyos si Maria. Malina, paulit-ulit pa. So, hindi lang siya walang kwenta. Talagang blasphemous pa siya. At abagid dati kaninang umaga, even yung mga hell song, yung mga contemporary Christian music, ganyan yan. Hindi katulad ng mga hymn, pag inanam mo yung hymns, may rhyme naman, pero may, ano pa rin, yung may meaning, bawat verse, bawat lines. Hindi ka magkukulangan. I mean, kaya tayo ay, kanina inisip ko na maganda rin tayo mag-anubad minsan ng ano. Yung scripture song, pwede natin gawin congregational singing. Kalibasa, alam naman natin na alam nyo rin yung chords. Nilalagay ko na lang din dyan, di ba? So, pero yung mga hymns natin, okay pa rin naman. Kasi hindi siya katulad ng mga contemporary na paulit-ulit lang, walang kwenta. Okay? So, yun, iniwasan natin yung kaninang umaga. I mean, dapat natin iwasan kasi dinescribe natin kung paano yung Roman Catholic tsaka yung Buddhist nagkatagpo dyan. Paulit-ulit sila ng prayer. Hindi ganun kahit ikaw. Ayaw mo nung kinukulit ka na the same ano lang, di ba? Ba't ka ba nung ulit? Ang kulit mo naman eh. Parot ka ba? Parang ganun. Yung parot, yung ibang parot, ganun. Makulit din talaga, paulit-ulit lang. Ito ko na lang yung ito din ng mga pastor, ha? Sa church daw kasi. Yung pastor daw mayroong ano nga, parot. May bumibisita daw. May bumibisita. At ako sa kwento na ito. Ano yan? Ano siya sabi? Ano siya sabi? Hindi, huwag na. Parang kwentong ano kasi yun. May sabi daw nung parot. Tais mo, bigay mo. Tais mo, bigay mo. Lakalawa rin yan, ano. Anyway. So pangatlo na tayo. Yung binasa po natin, medyo katagal tayo dito kasi ni ano to, no? Inulit po to sa Isaiah. So isa yan sa mga Rabshakeh po, Rabshakeh. Pero okay lang naman yun. Yung kanina sa Ecclesiastes, wet. W-H-E-T. Ibig sabihin, nahasa. Wet. Nalala ko lang. Pero ito naman, si Rabshakeh tsaka Sennacherib. Sennacherib is yung hari. Rabshakeh po yung messenger. So, sikat na sikat to kasi very, ano eh, talagang napaka, ano, ganda ng kwento. So, inaasal sila. Yung binasa natin, di pa nga natin nabasa lahat eh. So, sasakupin namin kayo. Ang ginagano, sinasabi sa kanila. Inaasal sila, oh, kainin nyo na yung mga pupo nyo. Kasi pinalibutan na sila eh. So, inaasal sila. Pero pinaka-verse talaga natin dito, itong verse 20, no? So, inaasal sila. Sumuko na kayo, huwag na lumaban. Ginaganon sila. Pero maganda dito, nangyari, namatay ito eh. Pinatay siya ng anak niya. Kasi natalo sila, and then umuwi siya, pinatay siya ng anak niya, si Sennacherib. Pero dito, ito yung gusto kong point dito. Sinasabi ni Rabshakeh sa mga Juda, "Thou sayest," dito, "and Rabshakeh said unto them, speak ye now to Hezekiah, thus say the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein thou trusted?" So nagtitiwala sila na again, parang kanina sa mga Egyptian, hindi naintindihan yung pagsamba sa Diyos. Ito naman, bakit ba nagtitiwala kayo sa Diyos? Yan. Sabi ito, "Thou sayest, but they are vain words. I have counsel and strength for war. Now on whom thou dost trust that thou rebellest against me?" Ganito yan. Si Hezekiah kasi nung panahon na yan, nasakop na sila eh. Okay, pero may pagkakataon na lumakas siya, nagrebelde, ibig sabihin, hindi na siya nagbabayad ng tax. Ganun lang yan sa mga nasakop na nation eh. So, ano ibig sabihin? Nagmamatigas. Matigas to, ha? Alam na, gera yun pagkatapos. Ayaw mo magbayad ng tax, ha? Yan. Kaya sinasabi ngayon ni Rabshakeh dito, huwag ka magtiwala sa Diyos, sa kay Hezekiah, kasi si Hezekiah, kasi huwag tayo magbayad ng tax dyan. Hindi naman natin ano yan, eh. Diba? Parang ganun. Hindi natin hari yan, eh. Independent, sovereign tayo, eh. Yan.
Pero parang sa Exodus, nasabi dito, but they are vain words. Okay, so nakakuha niyo ba yung context? Yung salita ni Hezekiah, dahil hari siya, kahit po tayo, yung mga presidente natin, may sasabi nga, ano yung yearly na speech nila? So na, di ba? State of the Nation Address. Kasi nga, parang yung mga tao, hindi naman mag-abroad lahat, di ba? Or something, or hindi naman mag-bayad pa rin ng tax. So, binibida nila yung mga accomplishment nila every year. Para magkaroon ng confidence yung tao sa kanilang administration. So, parang gano'n si Episode Hezekiah. Nung sinabihan niya itong mga tao, mag-rebelde tayo, hindi tayo babayad ng tax dyan. So, lahat ng mga sinabi ni Hezekiah, obviously, asan nanggagaling siya? Sa pagtatiwala din sa Diyos. Ganun yun. Kasi, tawag dito, sovereign tayo, poprotektahan tayo ng Diyos. Naintindihan niyo ba? So again, parang baliktad to para sa Exodus. So sinasabihan sila na vain words yung mga sinabi ni Hezekiah. Okay? So nakukuha nyo? So medyo lalagyan lang natin, ano natin, gagamitin natin sa background. Sa ating number 3. So ang number 3 point natin, dahil sa sinabi po ni Hezekiah, depende yung kung yun ay walang kwentang words or meron. Okay? Kung totoo yun, makakaasa ngayon yung mga tao. Ganun lang isabihan. Pero kung kabaliktaran, kung yun ay wala pala, parang pep talk lang, ibig sabihin, parang ginagawa doon ng mga kumpanyang malulugi na yung mga documentary nung ano eh. Yung malulugi na yung ano yung isa sa mga malulugim bangko na napakalaki. Hindi ako nagkakamali yung ano. Yung Barclays ata sa Europe, no? So napakayaman nila nung una. So ilang mata tagumpay. Kaya nalulugi na sila. Siyempre, alam na alam yun ang mga nasa top. So, bandang uli, sila na pala yung nag-amas ng pera, sabay resign, sabay bagsak yung ano. Nakita niyo yun? So, ano mangyayari sa mga natira? Hindi wala silang kaalam-alam, umaasa sila, may retirement sila, ganyan-ganyan. No, naintindihan mo ng mga bata. So, mangyayari, umaasa sila sa salita ng boss nila, wala palang kwenta, vain words. Bandang uli, sila ang biktima. Sa case dito, kung yung mga sinabi ni Hezekiah ay walang kwenta-kwenta, wala naman pala ang Diyos, sinasabi niyo, magtiwala tayo sa Diyos, o kaya hindi natin kaya, sabihin kaya. Ano mangyari? Kawawa yung mga tao. Kaya ang point natin dito, so sana nakuha niyo yung ano, magandang ano to ah, tagpotos sa 2 Kings, saka sa Isaiah, inulit-ulit yan. Kasi nga, talagang napaka-dramatic, sabihin natin ganun. Kaya inaasal sila dito, takot na sila eh. Sasakupin namin ganyan, nasakop na namin yung ibang lugar, yung mga nadaanan nila, nasa taas. Sakop na namin, kayo naman ang next. Si Israel ang nakasakop dyan, si Assyria. So kung nasakop na Israel, kayo na yung next. Judah yung pinag-usapan natin dito. So nakuha yung tagpo, nakabahan na sila, magkitiwala ba sila o hindi. So ang point natin dito, bakit dapat natin iwasan yung vain words? Kaya imagine mo kunwari si Hezekiah, alam nila, talo, wala tayong laban. Hindi, kaya natin yan. Paano mo nasabi? Basta. Nakakuha niyo ba? Sa akin siya, ano? Hindi na kaya, ano na ko eh. Sinamarize ko, sana may makuha ka pa rin. Okay? Huwag na huwag kayo magsasabi, especially sa soul winning. Balik tayo soul winning. Hindi ka sigurado sa pinagsasabi mo. At yan ang ginagawa ng iba, kaya nga lagi sasabi sa inyo, medyo magandang gawa niya, pero delikado din, sensitive, pero maganda. Pero never ka mag-isinumalik sa tao, sa Diyos, sa sarili mo. Kasi number 3, it will get people to be delusional. Okay, yung sinasabi yung dinidescribe sa Judah. Pero again, mali sila kasi totoo pala yung Diyos. Okay? Pero kung hindi totoo ang Diyos, hindi sila kaya protektahan ng Diyos, sila ay mapapahamak lang. E kung sumuko ka na lang, bayad ka lang ng tax, hindi ka napat, at least hindi ka napatay, hindi na sinira yung bansa nyo, di ba? Na dahil nagsalita si Hezekiah, huwag kayo makinig dyan, lalaban tayo, bandang huli nga, nanalo nga sila. So, ganun yun. Kaya ang application natin dito, again, sa soul winning, yan. Pag vain words ang sinasabi mo, walang kwenta, hindi mo alam, magbibigay ng false hope sa mga tao. Okay, so yan po yung ginagawa ng
multo sa atin, sa kanila, I mean, pero sa atin, ang epekto, ang side effect kasi sa atin nun, nahihirapan tayo, di ba, ang soul winning lalo. Kasi pinangakuan sila doon, vain words naman. Sabihin sa akin sa Catholic, oh, basta dito ka lang, praise the Lord, pareho lang yan, kahit hindi. Sa Muslim, ganun din, wala silang kaligtasan doon, pero sige lang, huwag kang sa Baptist, huwag ka dyan. So, hindi tayo directly, sila yung unang biktima doon, yung mga tao doon. Kasi tayo, ligtas tayo, kahit anong mangyari. Pero ang effect natin, nahihirapan nyo tayong i-win, yung mga tao. Kaya gusto ko sabihin dito, it will get people delusional. Kaya ibig sabihin, kaya huwag kang magkasabi rin. Mga iba sa inyo, dyan tayo sa church. Masaya dyan. Define masaya. Eh pag tumatanda ka na, ako na, nasa edad ka na ni daddy, ano, ay yung masaya ng binata at dalaga, bata, iba na yung saya ng tanda. Ba't ako mag-church, ba't ako mag-stay at maglilingkod at invest ko yung aking buhay dyan kung masaya lang pala sa church. So, huwag ka magsabi ng ganun. Kung di mo naitindihan, wala kang kailangan sabihin. Amen. Sabihin mo sa alam bakit ka andun. Eh, pasto, pang mali yung dahilan ko din. O di, tama mo nga. Kung nari, si... Nakaitindihan ba tayo? Kung nari lang, si Ezzy ay andito lang dahil sa ano ba... Kasi meron siyang clash dito, kunwari, gano'n. Kunwari lang, ha? So, mali yun, di ba? Pwede, tama muna. Hanapin mo ngayon dahilan na tama na magstay ka dito. Amen. So, ngayon, yung later, pag may nagtanong sa'yo, kunwari, may naakay kang classmate mo, bakit ka ba dyan, naghilingkod ka dyan, ang haba ng preaching dyan, tapos hindi ang late ng church nyo, bakit ka ba dyan? Tama yung sasagot mo, di mo sabihin kasi clash kasi ganyan. Kutosan ka pa rin. Dinamay mo pa kami. Ganun yun. Nakakala ko pala andyan eh. Dahil may pera dyan. Dahil may lunch dyan. Nakikita nyo na. So, iwasan natin yung vain words. Dito kaya nakapublic ano tayo dito. Kasi baka may magsabi dito, kaya andyan ako dahil sinabi ni Pastor ganyan. Hindi protektado kasi wala akong sinabing wala akong pinangako sa inyo na ewan, di ba? Parang nabanggit ko kanina umaga. Kasi ito, nakikita ko ito, may katabaho iba, kahit sa mga ano. May mga tinuturo tayo dito na directly makaka-apekto sa future nyo. At medyo, ano, medyo matindi. Di ba? Kaya, bandang huli, sinabi ko kanina umaga, sa Diyos ka magtiwala, hindi kay Pastor. Kaya naman ako mekaniko, Pastor, sabi mo, ano eh. Mga mekaniko, parang doktor ng sasakyan. Eh, totoo naman yun. Pwede sinabi mo magiging kaya sing yamang ang doktor. In the first 5 years. Lang sinabing ganun. Amen. Kaya sabi ko dito, ang pagpapala, sa Diyos galing yan, magtapat ka, at wala makakapagsabi. Amen. Yun yun. Nakakuha na. So, iwasan natin yung vain words. Kahit pa church matters yan. Church, ano yan. Alam mo, pag nagbasa ka ng Bible, 2 taon mababasa yan. Yayaman ka na. Wala kasi sinabing ganun. O kaya, ano yung naisip mo, iwasan natin yung ganun. Amen? Ano yung mga experience ko dyan? Yung pag nilubog ka daw, pag nagpabaptize ka daw, pag nilubog ka, pag pag-aon sa'yo, may makikita ka daw. Sino ba yung ano? Naalala mo yun? Dito. Parang may narinig akong ganun dito eh. Diba? JJ Experience, dito yun, sa Revive Sapa. Oo, oh, sila Jassy Mata. Walang sinabing ganun. So, ipapamahagi mo yun, magkasabi ka, tapos kahit nandiyan tayo, so it will give people delusional dahil puro spiritual talk, ha. Hindi mo naintindihan pinagsasabi mo. Okay? So, yun, related po yan. Kaya iwasan natin, nakakaya sa kanila, nakakaya sa Diyos, madamay pang gawain. Iwasan mo, intindihin mo muna yung mga bagay-bagay bago magsalita. Amen? Okay, so next na tayo. Tuna, it's a waste of precious time. It's a base in pagan practice. It will get people delusional. Ang pinag-usapan natin yung mga vain words. Yung inuulit mo yung mga bagay, walang dahilan, walang kwenta, walang laman. Next, Jeremiah.
So ito naman, sa panahon po ni Jeremiah, ganito yan. Alam niyo pinaka main na si Isaiah kanina, andito yan. After ni Isaiah, Jeremiah na eh. Yung magkasunod eh. So tapos na yung ibang mga hari, matagal na sinasabi, masakop ang Juda. So si Jeremiah ng panahon niya, talagang malinaw na. May number of years na nga. Ano, so malinaw na yung revelation sa kanya, no? So, pero of course, yung iba, nasa denial pa rin. Alam yung denial, state of denial. Kunwari, ha, iniwanan ka na. Nagpalit ka na. Wala na. Iniwanan ka. Hindi, babalik din siya. Someday, babalik yan. Kaya, ano ba? Ano yung mga denial minsan? Dinideny mo yung katotohanan. Kasi umaasa ka. Maganda naman yung umaasa, pero... pag nakita mo rin malinaw, wag. So itong panahon ni Jeremiah, sinasabi na sigurado na yan. After kasi yung last good kingdom, si Josiah, talagang downhill na yon. Nasakop na sila. Kaya sinasabi dito, yung kaso yung ibang prophets, maganda yung sinasabi, hindi katulad ni Jeremiah. At ang dahil lang, tayo, sinasabi natin, yung mga andiligtas, niyarap ng Diyos, sigurado yan sa impyerno. Yung iba na sabihin, hindi, mabuti ang Diyos. Ganun ba ang Diyos? Maglalagay sa impyerno. So, kinukonta yung katotohanan. And sabi dito, "Thus say the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets." Tinutukoy ko siya, yung mga false prophets that prophesy unto you. "They make you vain. They speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord." So, ito, additional to sa mga sinasabi natin kanina, malinaw to. May mga tao pala, na kahit ginagamit yung Bible, ginagamit ang mga gandang salita, pangalan ng Diyos, dinadamay, kinakaladkad sa gusto nilang gawin. Sabi dyan eh, sinabi nila hindi dahil sinabi ko sa kanila yon ng Diyos, sa kanila hindi. May mga pagkakataon na kaya ngayon, nagsasabi sa inyo, alamin nyo exactly. Pakinggan nyo, basahin nyo yung Bible, yun ba sinasabi talaga? Kasi posible pala na yung mga ibang tao, ganun nga. They speak out of their own heart. Diba? Paano mo nasabi nga, lahat ng Pilipinas, kasi yun ang gusto ko. Dali, hindi yun ang source ng ano eh. Dahil lang gusto mo, parang yung madalas natin sa soul winning, ang tanong mo, sigurado ka ba sa langit? Oo. Anong ginawa mo? Eh, gusto ko dun eh. Iba yung gusto, lahat tayo gusto dun. Pero sinatanong ko, bakit nga eh? Ano yung naghatid sa'yo dun? Bakit ka na sigurado anong ginawa mo? At dahil sa ginawa mong yun, sigurado ka sa langit. Ayun, kaya lilinawin nyo yun. Pag nag-soul winning kayo, ha? Ay, napa-agree ko na. Gusto rin niya sa langit. Huwag ka agad mag-vouch na naintindihan niya na. Okay, kaya next point natin. Ano yung... yung point natin about vain words. Sa malaki yung bayan, ang lakas ng loob nito mga prophet na ito magsabi sila ng vain words. Bakit kaya? Sa kahit po sa mga pasto, pag may doktrina po na controversial, yung iba dyan na inaral talaga, kahit isa lang siya, dalawa, kahit konti lang kayo, papahayag mo yan kasi totoo eh, malinaw sa Bible. Yung iba, pag mahina-hina yan, okay? Pag andyan sa ministry dahil sa kaibigan, sa pangako ng usinang tao, madalas ay hindi, kakampi sila dun. Bakit? Eh, kasi pag sinabi kong mali si ganyan, eh, di yun yung balitaan niya, mga pastor, ano yan, talagang mga hindi yung chismosa, pero parang ganun. So, okay din yun kasi kailangan talagang pinag-usapin yung bagay niya, pero ganun lagi. Alam mo ba sinabi niyan? Ganito daw. Eh tayo, independent tayo eh. So pero sa atin, ganun din, kahit tayo sa mga baptism, minsan may mga support groups yan na tinatawag eh. Alam niyo na ba yun? So yung dati sinasamahan natin, na hindi ko naman formally sumama ako doon, yung BMP. So, eh, minember lang ako, di okay. Ngayon, wala na akong narinig ah. Okay lang, siguro, ewan mo, ano sinabi. Diba? So, wala akong pakialam kung ano ba yun. Hindi ako maghahabol dun. Ba't wala na akong support dyan?
Ayoko na rin malaman. Parang ayoko malaman kung bakit. Intindihan nyo ba? So yun. So kaya dito, kung nakita nyo pa yung tagpo na to, kahit nung kayo may kaya eh. Nalalo yung si Jehoshaphat, tsaka si Ahab, sabi ni may kaya, mamamatay ka ngayon. Eh sabi ng ibang propeta, ano daw, mananalo daw ako eh. Eh sabi ni may kaya, mamamatay ka, tinatawa na siya. So anong ganito na kay Jeremiah? So ang point natin dito, ano? Bakit dapat nating iwasan yung vain words? Narinig mo lang, nakalagay sa... Sana kailangan sa dibo, sa nasikat na pastor, na theologian. Kahit iba yung nabasa mo sa Bible, tsaka minsan logically, parang mali. Naramdaman mo yan eh. Yung pre-trib, ang labo nun eh. Tapos yung mga dispensation, yung mga rockman, ano, matututunan nila, ang labo nun eh. Kasi ganito po yan. Kaya dapat nating iwasan yan at labanan. Actually, mas maganda labanan mo. Pag again, alam mong siguradong tama ka ha. Kasi again, di ka nga mahilig sa vain words. Pag nakita mong kaya lang sumikat dyan, kasi ang daming supporter, pag nagtipo na kayo doon, may support kayo lahat, tapos, amen! Ganun yung, ay, mga pastor, kampi pala sa kanya, ako din, amen! Ano daw? Kaya ang point natin dito, bakit dati na dapat iwasan yan? Kasi it abuses the power of the spoken words among those that ang haba, no? Ulitin ko ha. It abuses the power of the spoken words among those that have airtime. Alam niyo airtime? Ang airtime? Nabanggit ko lagi yan kasi di ba yung mga sila yung may platform tulad ng ABS-CBN, Inquirer. Ay mga sira ulo yung mga bakla. Lalagay nila doon eh. Ay ito mga si ano, tanggap nila yung bakla. Okay pala yan. Masaya pala sila kunwari. So ngayon yung mga taong, pobreng tao na nakikinig lang doon, nagbabloss-bloss ng Facebook, at nakikinig. Ah, tanggap pala. Ah, ganun pala explanation doon. Ah, sige. Inaabusin nila yan. Kung hindi alam ng mga tao na pwedeng abusuhin niya at may mga salita na walang kwenta pero napapaniwala yung tao doon, kung di mo alam na may ganun, patay ka na. Okay, at ikaw din, huwag ka, uulit, lalo rin eh, hindi nakakaasar eh. Uulitin mo yung narinig mo, hindi mo pinag-isipan. Dahil inuulit mo, naging kakampi ka nila ngayon. Eh, hindi ko naman alam yun eh, sinabi ko lang yun kasi yung narinig. Okay, kaya nga yun yung topic natin ngayon. Huwag mo ulitin, parot ka ba? Amen. Parot ka ba, isipin mo rin? Sinabi ng ibang theologian daw eh, suporta ng Israel kasi... Ah, sila ang people, God's people. Ay, tama, dati yon, dati. Okay, ngayon, ang lami na nangyari. From the time of Hezekiah, for example, na talaga people of God sila noon, hanggang ngayon, ilang taon na yun, hindi ko na mabilang. Basta, somewhere around 300 and then another 2,000, hindi mo nga ganun. So, 2,500 years. Eh, yung Israel ngayon, pareho pa ba ng Israel dati? Hindi na. And then, sinasabi kasi ni ano yun, ng pastor na malaking ano doon, church doon, let us support Israel. Ang gagaling mag-speech nun eh. Parang mga orator yun, sina ano. Pastor minsan, kinokote yun, kaya hindi ko na. Si John Hagee, ang bihira. Ang sabi ba naman nun, yung mga Israel, hindi na nakilaman ni wala kay Jesus kasi meron na silang sariling dispensation at sila yung people of God dati. Amen! Amen! O, so, patay na yung mga Muslim na yan. Kaya gusto nilang pasabugin ng Israel. Eh, totoo naman, pareho namang wicked yan eh. Judyo, tsaka Muslim. Eh, ba't makikisaw-saw ka? Kasi nabayaran na yun. Ginagamit yung resources ng US. Eh, ikaw naman. Na, syempre, party ka ng malalaking grupo. Mapapalitan mo yun yung ano mo, yung profile picture mo, lalagyan mo ng I support Israel. Hindi mo na maintindihan yun. Hindi, ano bang pinag-usapan nila doon sa to? Pera-pera yun. Support ng pub, ng ano, international, ano, importante kasi international sentiment po. Napa-importante niyan. Pag sinusuporta mo yung grupo na to, syempre, pwede may boycott yung kalaban nyo. Kaya huwag kayong uulit-ulit lang. Amen? Yeah. Billy Graham, share natin si Billy Graham kasi siya ay sikat na sikat. Even the presidents love him, the Catholics, the Methodists. They respect him. Mga pastor yan, may share mo, Billy Graham.
pati si Mother Teresa. Sino pang di mo ya, ano, naloko ka na. Eh, nuulit ko, i-share lang ni Pasto, i-share ko din. Kaya nga isipin mo. Lalo pag may nag-warning na at paulit-ulit. Diba? Kasi hindi ka parot. Eh, ba't din i-share natin to? Diba? Kahit sa mga kumpanya, ganyan yun. I-share mo naman yung project. Walang problema, ako smart, ganyan. Eh, produkto lang naman yung smart. Pero pag, let us support the LG. Ipakita natin ang support. Ito kahit yung mga bata, diba? Ginagawa sa mga teacher nyo yan eh. Ay, paano pag sabihin sa'yo, lahat ng public school, section, matalino, ano man yan, i-share mo sa Facebook mo na I support bakla. Patay ka na, hindi ka na nag-isip. Sabihin mo sa teacher mo, bakit po? Ganun. Yung pag-usapan natin ngayon, hindi ka pagod. May utak ka. Dapat gamitin mo. Yung pagod, ganun yun. Support Israel! Support Israel! Love is love! Love is love! Ang bakla, love is love daw. Ganyan yung mahilig yung mga chant yan eh. Love is love! Love is love! Kaya kahit lalaki sa lalaki, love pa rin yun eh. Eh meron din perverted love sa Bible. O eh, dito i-distinguish natin. Amen? Meron din sabi dyan, yung strange flesh, di ba? And then yung inappropriate, nakalimutan yung term. Ah? Inconvenient, and then yung unnatural affection. Well, affection yun, pag-ibig yung kaso unnatural, hindi normal. So mag-isip muna. Eh, pamayaan mo magkasal sila. Binababoy na nga yung institusyon ng kasal, papakot ka pa dyan. Eh, mahal nila isa't isa eh. So dapat maintindihan natin na may mga nag-a-abuse niyan. At madalas sila, yung mga so-called prophets dito ngayon, ito na yung mga prophets ngayon, sina Noli de Castro, sino man yan. Noli de Castro, panatig yung si Noli de Castro. Sa Quiapo, sa Nazareno, naniniwala ka doon. Magaling siguro siya sa ibang bagay, pero naku, napakaraming compromise na yan. Amen? Amen. Hindi ka parot. So ulitin ko lang yung point ko ha. Pag hindi ka umiwas sa pagpaparot, sa mga vain words, yung mga pinapakalat, is papakalat mo rin, lalo silang mag-aabuso. Kasi alam nila, karamihan ng tao, hindi nag-iisip yan, post na lang post yan. At yung mga estudyante, teacher ako eh. Ituro mo yung tama, hindi yung mga, scientist ako eh. Kaya sabihin ko, nanggaling tayo sa unggoy, scientist ako eh. Ikaw naman, sabi ng scientist, abuso yan. Tapusin na natin. Hindi, time pa tayo. So, ganito nangyari doon. Ano nangyari dito? Okay, ganito nangyari dito. Jeremiah yung tunay na prophet. Kinakausap ng Diyos, malinaw. Makikita sa buhay ni Jeremiah na siya lingkod ng Diyos. Bandang uli, nakinig bandang uli yung mga hari sa dito. Nasa kanila, nasakop sila. Ang dami na matay sa kanila. Kahit paulit-ulit na si Jeremiah. Actually, wala na si Zedekiah yung huling hari dito sa Judah. Natunugan yan eh. Parang tama si Jeremiah. Tanungin ko kaso, in public, in private, tinanong niya si Jeremiah, ano bang sinabi ng Diyos? Sinabi ko na nga in public, tatanungin mo pa ako. Ang sinasabi mo, iba yung sasabihin ko sa public, iba yung sasabihin ko sa'yo. Ba't ganon? Kaya isa lang sa pwede natin idagdag na points dito, na hindi ko nasulat. Yung airtime nga, no? Ibig sabihin, kung anong sinasabi mo dapat sa public, yun na rin. Parang hindi ka na kailangan tanungin. Kasi pag kailangan tanungin, o nag-usap kami closed door about public isang policy na makakapekto sa lahat. Ba't ang pinag-usapan in the private? Yung mga statesman kayo. Fortunately, hindi na nga ganun kasi yung mga tao ngayon. Meron pa rin sana. Okay, so sabi dito, ito pala yung ano, no? Ito yung pinaka-term, di ko na-underlinean eh. Sabi dyan, sabi ng Panginoon, huwag kayong makinig sa kanila dahil daw ano?
They make you vain. So kanina, yung words lang ang vain, di ba? Pero pag pinapakinggan mo lang, pinapasa mo, ikaw mismo magiging vain. Paano mo magiging vain eh? Kasi sinasabi mo, vain na eh. Kasi wala na kwenta eh. Hindi na nag-isip, kahit po mga doktor, ha? Ulit tayo, balik tayo sa pandemic. Malami diyang doktor na talaga matalino, kaya nga naging doktor, kahit na paano. Pero sinabi na sa kanila na nasa taas nila, okay, ganito ang gamot dyan, ha? Ganito. Salamat yung ibang ano, Taiwan, Japan, tsaka Sweden, lalo Sweden. Kahit pa nag-iisip pa. Ang World Health Organization, dapat nagsasabi lang sila ano yung recommendation nila. Hindi sila yung mausunod. Pag gusto nila, sundin natin agad. Sobrang kapangyarihan yun para sa isang organization. Okay? So kaya, pag yung mga doktor, ikaw, doktor ka, sinabi sa'yo na nakinig ka lang sa vain words, ikaw na mismo wala yung magiging vain. Sa halip na pwedeng umasa yung mga tao sa'yo dahil doktor ka, dok, balita ako yung nagpabakunang isa ng hina. Yung isa ng hina, yung isa na matay, yung iba, okay naman yung iba. Susubukan ko ba yan? Ano masabi ng World Health Organization at DOH? Nasa pa yung pasang pa yung utak mo. Nakita niyo yun, ikaw mismo magiging vain pag hinayaan mong abusuhin nila yung kapangyarihan nila. Dahil lang sila yung, sa particular na panahon na yon sila yung may airtime. So ano yan, mga pastor, mga preacher, politiko, name it. Basta yun sila yung mga media platform, no? Big tech. Sila ngayon yung may, ano, eh, may kapangyarihan na pwede nilang alisin yung mga post, okay? Pansinin niyo aking profile, ang daming nawalang post. Bakit? Tinatanggal nila. Tapos yung kilala nating ano, sino ba to? Yung talagang pinatanggal mismo yung kanilang website sa AWS. Kasi AWS, ginagamit din namin yan, pero ang dami niyang ino-host na website. So tinawagan lang daw, oh ito, kliyente niyo ba to? O ito yung sinasabi nila sa website nila. Wala pa silang katapatan sabihin yung gusto nila sabihin sa website nila. Kung ayaw na maniwala na iba, di huwag silang maniwala. Hindi, tanggalin mo yan. Ubus. Pinausap lang yung kasi ano magagawa mo doon? So actually, pag ganyan napapansin na natin yan, kahit dito, kunwari, kahit saan. Huwag kayong papayag na yung isang tao, for example, lalo pag nasa authority, huwag kayong papayag na hindi sila magpapaliwanag about something na tinatanong sila. Dapat may paliwanag sila dyan, like doktrina, ganyan. Ba't ayaw mong paliwanag? Yung sasabihin mong ano, napaliwanag. 27 years ako nag-aaral sa ganyan. Kailangan magpaliwanag sa'yo. Matanga pala kayo. Lala niyo ba yun? Sino yun? Hindi ito perfect yung King James. Mag-iingat kayo na naman. So next, last. Yung pinaka-verse natin. Bakit hindi tayo dapat makinig? Umiwas tayo dyan. Either sabihin natin, or pakinggan natin, or respetuhin natin. Pwede natin pakinggan, pero ano alamin mo yung totoo, and then, alamin yung totoo, and then, labanan mo pag talagang, sabi natin dito, nakakasira, di ba? So, paibasa po, ready, go. Let no man deceive you with because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Isa pa, ready, go. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Huwag kayong papaloko sa mga walang kwentang salita. Kasi dahil doon, yung ibang tao, kaya galitan ng Diyos. Magagalit yung Diyos sa kanila dahil nagsalita ka ng or naloko ka ng mga walang kwentang-kwentang bagay. So gaano kahalaga ang salita pala? Napakahalaga. At lalo na sa context natin, sa church, sa theology, sa Bible. Kaya hindi tayo pumapayag na respetuhin mo rin yung ano. Walang tirahin yung Katoliko, kapatid na kababayan na kababayan natin yan. Nanay mo, ganyan. Ang galing dyan. Ikaw lang. Ako din, ang galing na ako dun eh. O paano? Mali yung context na yon.
Kasi sinasabi dito, huwag kang papaloko kasi yung mga bagay na yon, yun ang dahilan kaya galing sila sa Diyos. Sa impyerno pupunta yung mga yon dahil sa mga panluloko. O sabi natin, hindi, ganun din yun eh. Bakit di ba sila sasalita ng mga bagay na walang kabagay-bagay, mali pa, ay naloko din sila. O kaya nga nilalabanan natin yung panluloko eh. Huwag akong agalita mo, pag-alala natin. Pero madalas ganun yan. Ikaw yung kakagalitan, iba yung pinaniniwalaan mo. Explain mo sa akin, paano nangyari yan? Ikaw na yung kakagalitan, Salit na pag-usapan, huwag nang pag-usapan. Parang sinabi, wala kang pakialam. O hindi mo na-recognize na may mga naloloko na pwede kang maloko. Ano ka, immune ka ba dyan? Nakita niyo yun? Kaya ang last point natin, ayun na, andun na yun. So hindi, iwasan dapat natin yung vain words, either again, maapektuhan tayo, lalong huwag mong uulitin. Hindi ka parot. Parot ka ba? Kung may narinig kang, ano bang sikat ngayon sa mga Christian na palusot pag mali sila? Eh, ang doktrina, maliit na bagay lang yan. Yan yung mga lagi yan, kahit mga Baptist. Pag aramdam nila na wala silang paliwanag sa ganyan, hindi masyado importante yan, end times. Masyadong malalim yan. Gano'ng kalalim? Bukayin natin. Yung taon tayong pastor eh. At kung hindi mo inuukay, ano inuukay mo? Yung tanong mo. Sa tagal mo ng... Ano inuukay mo? Saan mo dinivote yung nakaka-ano, hindi maintindihan na... Ayaw mo magparatang, pero wala kang ibang ano eh, wala kang ibang paliwanag na makita. Kasi kung talaga nagbabasa yan ng Bible, mau-curious, mali ba yun? Di ba, iba-iba talaga yung mga tao eh. Alam na natin yun, ano ba yung totoo? Vain words yun, pinablanko ka, para huminto ka na. Ano yung mga vain words na example doon? Pare-pareho lang. Huwag mo nang pakialaman. Kanya-kanya tayong interpretation. Hindi naman yan codes ang pinag-usapin. Ano yung tama at mali? Alam ko na na may iba-iba. Kaya nga ito pinag-uusapan eh. Kung walang iba-iba, hindi wala namang conflict. Sa kaligtasan especially. Huwag mo na ba kailangan yung mga Baptist na yan eh. Ibig sabihin, parang magical ano yung Baptist. Pag nakibaptist ka, kahit ano, pwede may turo. Ganon. Kaya nga pinag-uusapan. Kasi pumapasok din ng vain words. Kaya... Ito kanina pa sinasabi ito, di ba sa mga Kristiyano? Huwag mo nga hayaang maloko ka ng mga walang kukwenta-kwentang bagay. Yun exactly ginagamit nila, iparot mo to, sabihin mo ito rin yan, sabihin mo repent of your sins, sabihin mo 7 years tribulation, sabihin mo sumuko ka sa Panginoon, isuko mo lahat, parang maligtas ka. Maganda. Ano pa? So nakita niyo yung lalim nito? Sabi ko na kanina umaga kasi lang. So huwag kayo mapayag. Eh, kasection mo kami. Lahat kami ay tanggap ang bakla. Hindi lahat. Kasi ako, hindi. Dapat ganun ang masagot. Paliwanag mo. Eh, pinanganak silang ganun eh. Nasaan ang prueba? Ayan. Hihinto yan. Papayag ka ba na yung ibang tao pwede maligtas, hindi maliligtas dahil lang sa salita lang. Salita lang. Hindi basta-basta salita yan. Spirito yan. Either sa Diyos yan o hindi. So finally, ulitin ko lang ha. Bakit dapat natin iwasan yung mga yan? It's a waste of precious time. It's based on pagan practices. It will get people delusional. Ibig sabihin, maluloko. It abuses the power of the spoken words among those that have the airtime. And then last, it is deceptive and brings about the wrath of God. Ang lakas man loko ng mga salita, kahit mali, pag pinaulit-ulit yan, pinag-ulit-ulit kahit walang ibig sabihin. Ayun, nabanggit natin kanina umaga, mga butis. Ulitin mo lang, gusto mo maging successful, sabihin mo lang everyday, ganitang ilang minutes, 5 minutes. Maging successful ako. May naniwala doon? Palagay nyo.
pinapaano pa kayo. Kanina yung Buddhist na tinanong ko, napakalalim daw nung pag-aaral nila, yung chanting. Baliktad. Iba may naniniwala doon. Kasi nga, minsan, salit tayo mga Kristiyano, alam nating mali, bayaan mo sila. Yun ang sinasabi ko, huwag natin gagawin. Kung nakita mong mali, sabihin mo at least, ha? I-challenge mo lang. Para mag-isip-isip din yung mga tao. So, basahin lang natin. Mayroon tatlong last verses dito para sa finale natin. Importante ang salita. Ready? Pakibasa. Go. Let this Christ say, lest any man should beguile you with enticing words. Salita lang yung bakit naaakit ka sa salita. Kasi may salita na free name yon, ginawa yon para talagang maakit ka. Lagi yan ang mga management, leadership, ano yan. Hindi ko makakalimutan sabihin nila. Ano mo sila? Tawag dito. Kalimutan ko yung term, ha? Paano sila maniniwala sa'yo? Convincing words. Yung positive only, yan, ibig sabihin, kung may nakita kang mali sa kanya, huwag mong pansinin. Ngayon, pag andyan na yan, kunwari, anak mo yan, turuan mo na lang. Pero yung mga nambobola kasi, ang ano yan, kung ano lang yung alam nilang, gusto mo lang marinig, yun lang ang sabihin nila. Sabi dyan, huwag kayong papaloko. So again, words lang yan. Vain words din yan. May mga nanloloko daw, huwag niyong hayaan na gamitan kayo ng salita na nakakahalina. Dapat mahalina ka saan? Sa katotohanan. Tandaan niyo yan. Ang katotohanan, walang kulay yan. Hindi yan nagsaside sa pula, sa puti, sa Marcos, sa Aquino. Wala. Katotohanan, matotoo dyan. Alam niyo, totoo sa mga politiko natin, magkakampi sila eh. Niloloko tayo. Yun yun. Kaya sana maging matalino tayo eh. Sana dumating yung maraming maligtas. Tapos Bible lang inaaral. Yung politiko matatakot yan eh. Mas mahihirapan sila magsinungaling. Kasi alam mo ba kung ano yung mga nalalaman ng mga taong niloloko mo? Mahihirapan yan. And then bago sa Titus, nakalimutan ko yung verse. Pero alam niyo ba yung idle words na tinatawag? May basa, ready, go. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yan yung laging warning. Hoy, kung sasalita-salita dyan, ha? Hindi ko inaisip yung salita. Nasabi ko lang, hindi ko naisip. Isipin mo nga. Kasi kahit na yung pinakamaliliit na salita na hindi mo pinag-isipan o pinag-isipan mo o medyo pinag-isipan mo lang, bibigay sulit mo yan sa Diyos. Ibig sabihin nun, ba't mo sinabi yun? Meron ka intensyon, bakit mo sinabi yun? Di ka nagsalita, o nanloko ka, medyo nanloko ka. Lahat yun, meron. Huwag kayong maniniwala lang mag-preacher. Iba dyan, parang hini-rehearse nila yung preaching nila sa ano, parang kinakabisado eh. Ngayon ko na-realize yun. Kaya ang babagal magsalita niyan eh. And last, ito yung dapat natin. Okay, nakita natin yung parot, di ba? Hindi maganda, parang tanga ka doon, parang bobo ka doon, totoo naman. Maring magaling sa ibang bagay, pero huwag mong gagayain yung mga yan. Mag-isipan muna bago mo ulitin yung sinasabi mo. Lalo panalangin din, ha? Hindi ko pa nabanggit sa Ecclesiastes dito, sabi doon. Ang sabi ni Justice, sabi doon eh, let your words be few. Ibig sabihin, wag ka mag, careful ka dapat magsalita. Lalo sa Diyos, mag-pray ka. Anong pinagsasabi mo dyan? Kasi wala siyang ano, hindi, wala, mga galit siya sa'yo. Sabi niyo, ito yung dapat natin gawin. So pwede din to sa ating yung dapat iwasan, no? Sa ating, ano yung dapat natin gawin? Ito, makibasa, ready, go. Some speech that cannot be condemned,
that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Okay, so basahin ko na 7. In all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing and corrupt his gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned. Yun ang dapat. Pag nagsalita ka, sigurado ka, pinag-isipan mo, nakumpara mo. So dapat, walang magsasabi sa'yo, oh, ano yung sabi mo? Aksan, takot na sila sabihin, ano yung sabihin mo? Kasi alam nila, parang totoo yun. Ayoko, iwasan ka niyan. Aniwala, ay, na-experience ko yan. Ako na mismo yung nagsasabi, pag-usapan natin ito, hindi na. Bakit? Kala ko, confident ka na tama ka. Ba't natin pag-usapan? Kasi na, pag na-experience lang nila, alam nila kung paano ka sumagot, mag-isip. Parang naalala ko ito si Saul, tsaka si David. Pag inanong ngayon, no, si David doon, hindi siya hari. Mababang ano lang siya. Pero yung hari yung takot sa kanya. Kaya sabi doon, he is wise. He behave himself wisely. Ano sabi doon? So ganun din sa atin, kahit ikaw na sa classroom nyo lahat, kampanya sa bakla, iba doon, iglesia mo, iba doon. Kasi ikaw lang yung baptist doon, ikaw lang yung ligtas, kunwari lang ha. Hindi pa naman reprobate yung iba doon, pero iba may pag-asa pa, pero at the moment, may gutulungan ka. Ano yung confidence mo na tama ka? Pag yung paniniwala mo, nakala yung salita ng Diyos, panalo ka na agad doon. Yun ang lagi, parang huwag ka ng mga lito. Para huwag tayo mag patagalin. Ano ba, napatunayan ba yan ng ilang research yung nag-usap mo dyan? Oo, at hindi. Basta especially, pag alam, sinasabi ng salita na Diyos, yun na yun. Amen? Amen. Maasahan ko ba na pwede iwasan nyo po yung vain words. Yung pagpapalot na narinig nyo lang. Kahit po sa mga, di ba nauso nga yung mga fake news? Do actually, ibang sinasabi nilang fake news, totoong news. Sinasabi lang nilang fake news. Pero talaga nagkala doon yung fake news. Alam niyo ba yun? Parang maraming churches. Ba't maraming churches? Kasi may tunay na church, parang humina yung totoong church. Ngayon, napapakalati nila, may maraming din church, tapos nahaluan nilang mali. At even di lang basta mali, iba talaga malaking kalokohan. So ngayon, yung mga tao na naghahanap ng tamang church, ay nakakailan church na ako, ninaloko ito. Kulto din, kulto din, kulto din. Mahihirapan silang makita yung totoo. So still, well, kung hihingin nila sa Diyos, makakatagpo naman sila, yun sabi, di ba? Ask and ye shall receive. Knock and it shall be open to you. Seek and ye shall find. May sabi niya, sound speech at caring. Pwede pala yun. Kabalik tala ng vain words, sound speech. Walang masabi sa iyo. Pag nagsabi ka, totoo. Kahit bali-balik tayo nila, kaya mong depensahan sa salita ng Diyos, even sa logic, tsaka sa, kahit bali-balik tayo mo. Sound speech. Meron tayong preaching yan eh, nauna na eh. Amen. So, parot ka ba? Hindi, tao ka. Hindi ka perfect, yes. Pero, pwede mong unti-unti, umiwas ka muna, umiwas-iwas sa mga puro sikat lang na mga YOLO, mga ano yung mga kataga na parang ang daming sumakay, and then yun na yun. Tanggapin na natin sila. Walang langit, lahat tayo langit. Ay, ganun ba? Kahit wala sa logic, wala sa Bible. Okay. Yun na yun. Ayun. Naparot ka ba? Hindi. Ano ka dapat? Spiritual person. Spiritual Christian. Sound speech. Amen? Amen. Eh, pastor, sarap mong ano yun. Sarap mong asal. Sarap mong... Alam niyo mga bata, ganyan talaga yan eh. Lokohan, pilosopo. Foolishness yan. Kasalanan din yan. Eh, nakakatuwa eh. Di ba yung mga joke, di ba? Madalas siyang kalokohan. Eh, pag seryoso, puro seryoso ang ganyan. Yung kasiyahan po ng nasa kalooban ng Diyos, iba yun, hindi yung puro, ano lang, outwardly.
Kahit seryoso ka lang, masaya ka. Mukha ba akong malungkot? Tingnan niyo ako. Eh, seryoso naman ako. Seryoso naman ako. Eh, di yun. Sila pagtawa na natin. Medyo lang. Yung idea. Okay? Yung mali. Okay? Mga parot! Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita. I pray na nawa, makuha namin ito, Lord. Sila mga bata, take advantage sila sa katotohanan na yes, maraming mga tao, Panginoon, na sinasabi lang yung bagay na sinasabi nila dahil sa ibang kadailanan, hindi dahil ito yung sound speech. Minsan po ay nasanay lang, napakinggan na maraming beses, propaganda, or minsan naka-attach sa mga taong medyo sikat, kinikilala, or gumawa ng sariling reputasyon, hindi lang based sa katotohanan. So I pray na identify namin, Lord, ma-discern namin yung mga bagay, mga salita na vain compared sa sound speech, Panginoon. Yung mga may intelligent, Panginoon, na mga salita dahil may talagang may logic, may galit sa yung salita, sense, may sense, Panginoon. Hindi natin kakahiya to dahil ito po yung, again, katotohanan. So, sa dami, Panginoon, ng mga kalat ng ano, propaganda, even especially sa mga kalaban nyo, either mga atheists, mga Mojo, magalit kay Jesus, magalit sa katotohanan, magalit sa mundo, Panginoon, I pray na buwasan namin ito, Lord. So, lang po, Lord, kayo mo lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.